Hi, mga sa konnichiwa. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng ating bread at kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin para sa government exam. So keep watching! Ito po ang mga ginagamit nating ingredients sa pagbuo ng ating dough or tinatawag nating kijik sa Nihongo. Magsisimula po tayo sa ating bread flour or tinatawag po nating kyorikiko. And ito po ang ating lard or ang ating shortening or tinatawag po nating shotoningu. Next po is ang ating skimmed milk or tinatawag pong skimu miruku. Ito naman po ang yeast or tinatawag na isuto or kobo. And ang sugar po or sato. And next po is ang salt or ang shio. And lastly is our water po or tinatawag na mizu. So nilagay na po natin ang ating mga ingredients sa loob ng ating mixer or tinatawag pong mikisa sa Nihongo. So minix po natin siya in a low speed para po maihalo muna ang ating mga ingredients. Sa Japan po ay meron na pong nakaprovide na pre-kneaded dough para sa ating government exam. So hindi na po natin kailangan gumamit ng mixer or mag-mix ng ating mga ingredients para bumuo ng ating dough. Ito lamang po ay pinapakita ko para sa inyong ipapractice sa ating school. So as you can see here, minasang, unti-unti na po nabubuo ang ating dough. At pagkabuo po ng ating dough, pwede na po natin siyang ilagay sa isang bowl para i-rest. After po i-rest ang kiji, pwede na po natin siya i-cut. Remember, minasang, kailangan po natin maglagay ng tegona or mag-dust ng flour sa table bago po natin ilagay ang ating kiji. At after nun, ay tataob natin ang ating bowl at tatanggalin po natin ang gas na nasa loob ng ating kiji. So, ipa-flat lang po natin siya tulad ng ganito. After po ay ibabalance at isi-square po natin ang ating kiji. Take note, minasang, pag po tayo ay magka-cut ng kiji, kailangan po ay right to left kung kayo ay right-handed at left to right naman po kung kayo ay left-handed. First po ay kakat natin ang ating kiji sa tatlo. After cutting, iangat po ang una at pangalawang kiji para po tayo ay magkaroon ng space sa baba. Ngayon, ipapakita ko po kung paano mag-cut ng 60 grams. Kung tayo po ay right-handed, make sure na hindi po natin naalisin sa ating kamay ang ating dough cutter. At ang isang kamay lamang po ang mag-a-adjust at magbubuhat sa ating kiji. Kapag po tayo ay magbabawas ng kiji, make sure na ibababa po muna from the weighing scale ang ating kiji bago to i-cut. Kung mapapansin po ninyo, yung kinat ko po na maliit na kiji ay nilagay ko po ulit doon sa natitira ko pong kiji. Since may idea na po tayo kung gaano kalaki ang 60 grams, doon na po tayo magbabase kung gaano po ulit kalaki ang ikakat natin na susunod na kiji. Always remember, minasang, na tuwing magbabawas po tayo ng kiji, sa table po tayo magkakat, hindi po sa weighing scale. Sa tuwing magdadagdag naman po tayo ng kiji doon sa ating nakat, ilalagay lamang po natin ang kiji sa ilalim po nito. Hindi na po natin kailangang ibaba ito ulit sa table. Sa government exam po natin sa Japan, ay kailangan natin mag-cut ng 12 pieces na kiji. So I highly recommend na i-line up nyo na lang po yung nakat nyo na kiji na 6 pieces sa taas at 6 pieces sa baba para hindi po kayo malito sa bilang tulad ng ganito. Makakatulong din po sa atin na matandaan kung saan po yung una nating kinot dahil yun po ang una nating imamarume. Ganito po ang tamang paghawak ng ating kiji. Papaikutin po natin siya sa palad natin sa ilalim at sa ating mga daliri. Ang una po ay hihilain natin ang ating kiji pababa at gamit naman po ang palad natin sa ilalim ay itutulak natin ang kiji pataas. As much as possible ay 3 hanggang 5 ikot lamang po ang ating kiji para hindi po ito mabugbog.
ulitin ko po, kailangan po natin i-flat ang kiji. Ganito po ang hawak. Hihilain at itutulak po. Hila, tulak. Hanggang 3-5 beses lamang po. As much as possible ay naka-close po dapat ito sa ilalim. Tulad ng ganito. After nga po i-marume lahat ng ating kiji, ilalagay po natin siya sa teppang or sa tray tulad ng ganito. So ayun na nga po minasa, meron tayong dalawang type ng exam sa Japan. Meron yung 60 grams, which is yung una po pong pinakita sa inyo, at meron din pong 300 grams. So ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ang style ng pagmamarumi po ng 300 grams. So sa una po ay kailangan natin siyang tupiin at least sa kalahati o sa apat para makabuo tayo ng dilog. Tapos hihilain po at iiikot po. Hila, ikot lamang po ang ating gagawin dito. Ang kagandahan po sa pagmamarume ng 300 grams po ay hindi mo naman kailangan i-maximum na 5 times or 3 to 5 times lamang po ang pag-ikot dito. As long as hindi pa siya nabibilog, pwede mo pa siyang i-marume at i-marume. Pero pag sobrang marume na nga po minasang, may chance po na ang paligid po ng ating kiji ay mabubugbog din po. Take note po minasang, isang kamay lamang po ang kailangan nating gamitin sa pagmamarume ng ating 300 grams. At for 300 grams, dahil 6 pieces lamang siya, ay ganito po ang ating paglagay sa teppang. Sa first government exam po natin, minasang, hindi na po natin kailangan na iluto yung 300 grams na ginawa natin. So, kailangan lang po na tama yung pagtimbang natin at tama po yung pagmamarumi or pagilog po natin sa kiji. Sa second government exam lang natin minasang, gagawin ang buong process po. From cutting, marume, until egg wash at cooking po. So, tuturo ko po ngayon sa inyo. Remember minasang na sa pag-egg wash, kailangan muna natin ipagpag ang natitirang egg sa ating lagayan bago po i-brush. So, taas muna po bago sa kanyang paligid from left to right po kapag tayo ay right-handed at kung tayo ay left-handed from right to left naman po. Pagkatapos po natin i-egg wash, ay kailangan na po natin siya isa lang. Make sure na ang ating temperature ay nasa 180 degrees na po. At ganito na nga po ang itsura ng ating bread pagkaluto. Ngayon po, minasang, ipapakita ko naman po sa inyo kung ano po yung einsatz or greetings na kailangan po sabihin sa ating examiner tuwing government exam. Ito po muna ay yung pagmago-opening po. Ang kanilang aisans po pag mag-o-opening ay Sagyo-o Hajimemasu Switch Yosh Turu po kung saan yung weighing scale dahil ito turn on nyo po ito. Kaya nga po ay tapos na tayo sa buong process ng ating bread. Pwede na po tayong mag-aisans ng ating closing. At ito nga po yun. Sagyo-o Warimashita! Sagyo-o Warimashita! Sagyo-o Warimashita! So good luck minasang sa ating mga aspiring bakers, lalo na po sa mga magtitake na po ng ating government exam sa Japan.